Bermas na po mga kapatid, simula na rin ang paghahanda at shopping para sa mga pamaskong palamuti para sa nalalapit na Christmas season. At isa nga sa mga takbuhan ng mga mamimili para sa murang Christmas decorations, ang Dapitan Arcade. Pero ang presyo ng ilang palamuti noon, bahagyang tumaas. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Justin, magkano na nga ba yung presyo ng mga Christmas decors dyan? Gretchen at sa ating mga kapatid, may tanong ako sa inyo, handa na ba ang inyong mga bahay para sa longest Christmas season sa buong mundo? Naku, kung hindi pa ay dito na kayo magpunta sa Dapitan Arcade dahil kahit saan ka lumingon ay track na may mabibili kayong abot kaya ng mga Christmas decors. Ang Christmas tree dito mabibili mula 1,800 hanggang 8,500 pesos. Ang 5 feet hanggang 10 feet ang taas at kulay. Para naman sa kumukuti-kutitap na parol, naglalaro sa 1,500 hanggang 3,500 depende sa laki. May mga bilin din dito na abot sa 1,500 ang bentahan. Habang ang Christmas lights, 150 hanggang 180 pesos ang 8 meters. Bahagyang tumaas ang mga produktong yan maliban sa bilin kumpara noong isang taon. Hindi rin mawawala dito ang mga pangdekorasyon sa Christmas tree. Ang box ng Christmas balls, 200 hanggang 550 pesos ang presyo. May Santa Claus din na naglalaro sa 350 hanggang 700 pesos kada isang piraso. Ang isang dosen ng poinsettia naman, nasa 250 pesos naman. May ribbon din na nasa 200 pesos ang 10 yarda. Kung ang hanap naman ay Christmas socks, 150 ang kada piraso niyan. At ang Santa hat at wreath naman, 100 pesos sa ngayon. Sa mga nakakaluwag-luwag naman sa budget dyan, may mga export quality na Christmas decors din sila rito na mas mahal kumpara sa mga regular items. Isa na dyan ang garland na naglalaro sa 700 to 1,200 pesos. May mga table design din at candle holder na nasa 1,200 ang presyo. Tapos meron din tayong mabibili ng mga wall design na naglalaro sa 500 hanggang 850 pesos at ang mamahaling wreath naman ay nasa 850 pesos. Pagtitiyak naman ng mga tindera rito, sulit ang gastusin ng mga consumer dahil ligtas gamitin at maganda ang kalidad ng mga produkto nila. At payo nila sa mga mimimili, mag-shopping na habang wala pang nagsisiksikan. October kasi inaasahang magsisimulang dumagsa ang mga tao. Para rin daw hindi abutan ang taas presyo ang mga produkto habang papalapit ang buwan ng Desyembre. Gretchen, ngayon, business as usual ang mga tindera dito. Bukas sila as early as mga 7 o'clock may mga bukas na. Pero ito nga, kaya tatayuan natin building, mga nasa alas 8 sila ng umaga nagsisimulang magbukas hanggang mamayang gabi ay open na sila. Paalala naman sa mga mamimili, syempre alalahanin pa rin ang mga safety protocols at magsuot ng face mask. Gretchen? Justin, nakaka-good vibes yung nasa likod mo, no? Ano ba yung mga patok at kakaibang mga design para sa Christmas season ngayong taon? Well, Gretchen, nandito yung traditional na mga itsura ng mga Christmas trees. Pero dito sa aking kanan, makikita nyo, merong iba't iba ng kulay ng mga Christmas tree. Ito may puti. Sa ibang stalls, meron din silang kulay blue. Tapos may isang Christmas tree dito na green man yung kulay niya. Pero yung kanyang Christmas balls ay may ilaw na sa loob. At meron tayong nakita na kakaiba dahil meron na rin nagtitinda dito ng mga snow globe or mga Christmas globes na tumutunog siya pati ngayon. At maganda yung figure sa loob. So marami ka talaga mabibiling iba't ibang klase ng mga Christmas decorations dito sa Dapitan Arcade. Gretchen? Ang ganda, no? Meron ding mura, meron din yung mga talagang dekalidad. Sa iyong estimate ang itinaas na presyo, yung porsyento ng presyo ng mga bilihin dyan? Kasi nga, lahat nagtataas na. Dito, ano ba dapat na paghandaan ng mga pupunta at mamimili? Well, yung sa mga Christmas lights, Gretchen, ngayon nasa 180 yung pinakamura ng mga Christmas lights. Compared daw last year, nasa 150 yun. Ang parol daw ngayon, nasa 1,500 ang pinakamura compared to last year na nasa 1,200. So, a couple of hundreds yung itinaas ng presyo o iminahal ng ilang mga produkto. Pero dun sa iba namang mga produkto, katulad halimbawa
nung mga garlands, nung mga ribbons at iba pang mga idine-design mismo sa Christmas tree, ay yun naman ay same yung presyo. Pero yun nga, baka daw tumaas pa kapag pasapalapit yung Pasko kasi mas tataas yung demand ng mga designs pang Christmas habang papalapit yung mismong araw ng Pasko. Gretchen? Kaya naman, ang payo natin sa ating mga kapatid, pumunta at bumili ng maaga. Maraming salamat mula sa Dapitan Arcade, Justin Punsalang.